Before anything else, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Norly Vasquez and kay Jeremy Gomito from Davao City. Hello po, thank you so much for watching. At kung gusto nyo ring ma-shoutout sa mga next vlog ko, comment lang po kayo sa baba ng shoutout at lugar nyo kung saan kayo nakatira. At kayo na po ang next na isa-shoutout ko sa mga next vlog ko. Amigas, welcome or welcome back po sa ating channel. Para sa aking mga new viewers, hi! I'm Noemi Faustino at kung bago ka lang dito sa aking channel, thank you so much for viewing this video. Please join the Noemi family by clicking that subscribe button and also click the notification bell katabi ng subscribe. I-click nyo din po yung all. Pagka-click nyo ng bell, may makikita kayong all. I-click nyo din po yun para you all notified whenever I upload new videos. So meron na naman tayong bagong video and for this vlog, another motherhood tips na naman tayo. Nadadalas yung ating motherhood tips ngayon dahil nga hindi ako makapag-cooking vlog ngayon dahil medyo magulo at madumi pa dun sa aming labas kasi hindi pa natatapos yung ginagawa, yung pag-aayos ng bahay. So, mag-share na lang muna ako sa inyo ng mga tungkol sa motherhood or mga journey ko tungkol sa pagiging ina. So, ang video nga po natin today ay paano nga ba namin ginawa yung sleep training namin kay baby para matulog siya sa gabi at gising naman siya sa umaga. Yung sumasabay siya sa amin, ayun, kung isa ka man sa mga mommies na nahihirapang magpatulog kay baby tuwing gabi. And if you wanna know more about this topic, just continue watching. First of all, disclaimer lang muna po tayo, hindi po ako professional pagdating dito. Gusto ko lang pong i-share kung ano ba yung mga ginawa namin at mga nag-work sa amin para sumabay siya sa aming matulog at hindi siya mamuyak. Yung mga sasabihin ko at mga i-share kong tips sa inyo, syempre pwedeng-pwede nyo rin namang subukan or i-try sa mga baby nyo. Hopefully, mag-work din to sa inyo dahil sobrang hirap talaga ng walang tulog, laging puyat. Actually, nakakabinat din talaga yung lagi kang puyat, walang tulog, lalo na kung bagong panganak ka. Masakit sa ulo, para kang laging lutang, kaya talagang humanap kami ng paraan, humanap kami ng solusyon para masolusyonan nga yung pamumuyat ni baby. Actually, 1 month hanggang kalagitnaan ng 2 months niya, sobrang pamumuyat talaga niya at sobrang puyat talaga namin. Yung puyat niya may kasama bang pag-iyak, kaya talagang pati ikaw maiiyak na lang eh. Hanggang sa nagtanong ako dun sa pinsan ko, kasi may baby din niya siya, tinanong ko kung ano ba yung dapat at magandang gawin para hindi mamuyat si baby. Kasi hindi ko na talaga kaya yung puyat and yung time kasi na yun, pumapasok na sa work yung asawa ko, kaya wala na akong kasama or katuwang mag-alaga sa baby ko. Hindi ko rin naman pwedeng sabayang matulog si Noah sa umaga kapag tulog siya dahil nga syempre meron din akong inaalagaan na isa pang anak ko, yung panganay ko na 5 years old, inaasikaso ko siya, kaya hindi ako pwedeng matulog or sabayan siya maghapon, diba? Ang sabi ng pinsan ko, mag-sleep training daw kami, mag-try daw kami mag-sleep training. And bago sa pandinig ko yung sleep training, kasi nga dun sa panganay ko, wala naman kaming ginawang ganon, hindi ko naman alam yung ganon. Ayun, nag-search ako kung ano ba yung mga dapat gawin pag nag-i-sleep training. So itong mga i-share ko sa inyo, ito talaga yung nag-work sa amin up until now. Yes, hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin kasi nakasanayan na namin gawin and nag-work pa rin talaga siya sa amin up until now. Ang unang tips ko sa inyo mga mommies, mag-sleep training na kayo as early as possible. Kasi pag meron na siyang nakasanayang sleep routine, medyo mahihirapan na siyang mag-adjust. Tulad ng nangyari sa amin kasi nga 'di ba, 1.5 months kami nag-start and sa una nahirapan siyang mag-adjust, pero syempre tiyaga namin kailangan talagang tiyagain hanggang sa makasanayan din niya. So, ano-ano nga ba ito? First, let your little one know the difference between night and day. For example, sa umaga buksan mo yung ilaw, yung bintana, yung kurtina, para maging bright yung room niya or yung lugar niya. Next, gawin mo yung mga gusto mong gawin. Like for example, gusto mong magluto, gusto mong maglinis ng bahay, gusto mong maghugas ng pinggan, huwag kang matakot gumawa ng sounds. Pwede kang manood ng TV, pero huwag naman yung sobrang lakas na to the point na magugulat siya. Ipaparealize mo lang sa kanya na ito yung mga maririnig mo kapag umaga na, yung mga usual na naririnig kapag umaga, mga tahol ng aso, mga
mga dumadaan na sasakyan. Kung malapit kayo sa kalsada, buksan mo ng konti yung window para marinig niya yung mga cars na nagdadaanan, yung mga kwentuhan ng mga tao. Basta ipaparealize mo lang sa kanya na ganito yung sounds kapag umaga or kapag day. Pwede ka rin magpatugtog ng mga sounds na masasaya, pwede mo rin siyang laruin, kausapin. Sa gabi naman, ito yung routine na ginagawa namin. Pagtungtong ng 8 p.m., lilinisan ko na siya ng katawan, bibihisan ko na siya ng pantulog niya, papadetehin ko na siya, kukwentuhan ko siya ng konti, huhuntahin ko siya. Kung may bintana kayo sa kwarto, kami kasi wala kaming bintana, so kung may bintana kayo sa kwarto, isara nyo na, pati yung kurtina, isara nyo na. At syempre, ito yung pinaka-importante. Kailangan tahimik na yung paligid. For me, ito yung pinakamahirap na part siguro sa akin dahil nga yung panganay ko medyo, hindi pala medyo, maingay, magulo at maligalig. So, nahihirapan ako, no? Yung panganay ko kasing 6 years old, medyo late na rin siya natutulog. Ang tendency niyan, mag-iingay siya ng mag-iingay. Minsan talaga kapag nasisira yung sleep training nung kapatid niya, ay talaga naman parang gusto kong talaga, kalma, anak mo yan. So yun nga, kailangan tahimik na yung paligid niya para maisip niya na, ah okay, tahimik na, gabi na, kailangan ko nang matulog. At syempre, ang pinaka-importante din sa lahat, kailangan pigilan nyo ang sarili nyo na makipaglaro sa kanila. Kahit gaano pa nila gustong makipaglaro, huwag nyo na lang pansinin, hayaan nyong ma-realize niya na, ah okay, hindi na to playtime, kailangan ko na talagang matulog. Ganun talaga mga mommies and daddies, kailangan nating pigilin ang sarili nating makipaglaro sa kanila kung gusto nilang makapaglaro. Kasi nga, nag-training tayo, nag-sleep training tayo. From the word training, diba? Tinitrain natin sila kung ano yung difference between night and day. Para hindi sila mamuyat, para malaman nila na kapag gabi, kailangan matutulog na. Kailangan maging strict tayo, maging consistent tayo sa sleep training nila hanggang sa masanay sila. Actually, pwede rin kayong mag-play ng song na mga relaxing song, yung mga nakakaantok na kanta. Actually, mga ilang buwan lang naman yan, no? Pag nasanay naman na sila, hindi na nila kailangan mag-sleep training. Matutulog na sila ng pusa, gigising na sila ng pusa. Kasi gano'n na yung body clock nila at nakasanayan nila. Kailangan lang talaga maging matyaga tayo hanggang sa masanay sila. So, I think dito ko na i-end ang ating video. Thank you so much again for watching. Sana po ay nag-enjoy kayo sa video natin today at sana rin po ay may natutunan kayo kahit papaano. If you like this video, please do subscribe at idami mo na ding pindutin ang tiny bell button katabi ng subscribe para lagi kang manonotify tuwing may mga bagong video ako na i-upload. At kung nagustuhan mo naman tong video na to, ano pa nga ba, like mo na to at i-share mo na din to sa iyong families, friends, and relatives na nahihirapan ding magpatulog kay baby at laging napupuyat. Bye! Hope to see you on my next one.